mga negosyanteng misis, ngayon gagawin naman natin yung fruity ice candy na hindi lang isa, kundi limang flavors yan. Ayan, my name is Nina Bacani, ang iyong negosyo mami. Kaya naman, simulan na natin. Una natin gagawin ang ating buko pandan. Siyempre, gagawin muna natin yung jelly. Meron ako ditong 4 cups ng water. Lalagay ko yung half cup ng sugar. Tapos, gradual kong ilalagay yung aking buko pandan na gulaman. So, haluin muna natin. And then, kung meron kang pandan leaves, mas maigi, sama natin yan sa halo. Pakuluan na natin ang ating jelly. At ito yung ating buko pandan jelly. Ayan, transfer ko na siya dito sa aking molder at hayaan natin muna yung tumigas. Ngayon naman, gagawin natin yung ating buko pandan juice na pang ice candy. So, meron ako ditong 1 liter ng buko juice. Kung wala kang buko juice, ay pwede mo namang lagyan ng water. Lalagyan ko ulit siya ng pandan leaves. So, medyo pakukuluin ko lang konti. Kapag kumukulo na, tanggalin na natin yung ating pandan. Tapos, lagay natin yung 1 cup ng buko pandan sweetened creamer. Ayan. Maglagay din tayo ng 1 cup ng evaporated milk. Pwede mong timplahan, pwede mong dagdagan ng sugar kung medyo gusto mo ng medyo matamis pa. Kasi diba, kapag tumigas na yan, is babawasan yung tamis niya. So, pwede mong dagdagan ng sugar. 1/8 to 1/4 cup ay pwede naman. Depende sa preference ng tamis nyo. Tapos lagay natin yung isang buong buko na binili ko kanina. Ayan. So, ang tip sa pagbili ng buko ay kailangan sasabihin mo na pang salad, di ba? Kasi yung iba binibigay matitigas. So, pangit po yun pagdating sa mga salad, pagdating sa ganito, ice candy. Hindi naman yung masyadong malauhog yung tinatawag nila, di ba? Okay. Tapos habang pinapakulo natin yan, meron ako ditong 1/4 cup ng cornstarch. Pwede ka rin gumamit ng cassava starch or cassava flour. Lalagyan natin ng half cup ng water. So, kakanawin muna natin dito hanggang sa mawala yung buo-buo niya or lumps. Huwag nating ididirect kapag marami ng tubig dito sa mixture, no? Huwag nating ididirect yung cornstarch kasi ang tendency is magbubuo-buo. Kailangan i-mix muna natin siya sa maliit na water. Maliit na amount ng water. So, pakuluin lang natin ng konti ito ating buko pandan mixture. Ayan, at kapag kumukulo na, lagay na natin yung ating cornstarch mixture. So, dahan-dahan lang. Ayan. At pwede na nating tanggalin sa apoy at i-cool down muna bago natin ibalot. So, ito na yung ating buko pandan. Ngayon, mainit-init pa siya. Palalamigin muna natin. Pero, ilalagay na natin yung ating jelly. Ayan. Palamigin lang natin yan ng konti. Ngayon naman, gagawin natin yung mango ice candy. So, nagpapakulo na ako dito ng 1 liter ng water. Ilalagay ko yung 1 can ng mango sweetened creamer. Maglalagay tayo ng 1 cup ng evaporated milk. Pero ikakanaw ko muna siya dito sa lata ng condensed creamer. Meron ako dito slice na mangga. Isang buo po yan. Ito yung ginawa ko sa buto. Kinatas ko siya. Lagay din natin yan. Pwede mo nang timplahan. Ako, maglalagay ako ng half cup ng sugar. Pag okay na sa'yo yung lasa, hintayin lang natin siyang medyo kumulo. Ayan, at pag kumukulo na, lagay naman natin yung ating cornstarch mixture. So, ito pa rin, kagaya nung kanina, is 1/4 cup ng cornstarch or cassava flour. Tapos, ikakanaw natin sa half cup ng water.
Pag okay na, pwede na natin i-transfer sa isang bowl para ma-cool down muna siya. Next naman natin yung ating avocado ice candy. So, again, nagpakulo ako ng isang litrong tubig dyan. Lalagyan ko siya ng 1 can ng kondensada. At 1 cup ng evaporated milk. So, kakanaw ko lang muna dito sa condense. Lalagay tayo ng 1/2 cup ng sugar. At yung ating isang buong avocado. So, medyo malaki po yung avocado ko. Again, pag kumukulo na, lagay natin yung ating cornstarch mixture. So, dito ko lang kinanaw sa pinaglagyan ko ng avocado. Pag okay na sa'yo yung timpla, pwede na natin isalin sa isang bowl at kalamigin. Ngayon naman, gagawa tayo ng fruit salad ice candy. So, nagpakulo ako dyan ng 1 liter pa rin, pero water na may kasamang yung drain natin na syrup ng fruit cocktail. So, yan. Kasama yan dyan. Para hindi sayang, tsaka para malasa din. So, meron ako dito 1 can ng kondensada. Lalagay ko yung 1 cup ng evaporada sa lata ng kondensada. Haluhalo muna natin yan. Tapos, yung 1/2 cup ng sugar. Depende po yan sa preference ng tamis nyo. Ah. Saka natin ilagay yung ating fruit cocktail. So, itong fruit cocktail na to is yung 836 grams na lata. Tapos, ang ginawa ko sa kanya ay lagay ko sa processor para maliliit. Pwede mong hiwain. Pero matagal kasi eh. Kaya kung meron kang processor or pang mga chopper, yan. Pwede yun. Ang dami. Ang sarap. So again, lasahan nyo. Pag okay na yung preference ng tamis, saka natin ilalagay yung mixture ng cornstarch natin. So, pag kumulo, separate ulit natin or ilipat ulit natin siya sa isang bowl at hayaan natin lumamig. Next naman natin ay yung ating ube cheese ice candy. So, magpapakulo ulit ako ng 1 liter ng water at ilalagay ko na yung aking 1/4 cup ng ube halaya. So, ito po is optional naman. Malinis po ang kamay ko ah. So, optional naman yan kung meron kang ube halaya para syempre mas malasa yung ating ice candy. So, nilagay ko na yan dyan para madali siyang matunaw mamaya. So, ito na yung ating water na may ube halaya. Natunaw na yung ating ube halaya dyan. Lagyan na natin ng 1/2 cup ng sugar. Yung ating ube condensed creamer. Lalagyan ko ng 1 cup ng evaporated milk. Kakanawan ko muna. Ngayon naman, lalagay na natin yung ating cornstarch mixture. Pakuluin lang natin to. Then, palamigin muna natin bago natin lagay yung cheese. At ito na yung ating mga fruit ice candy. So, meron ako dito buko pandan, mango, avocado, yung ating fruit salad, at yung ube cheese ice candy natin. So, ngayon, sa ube and cheese, lalagay ko na yung cheese. Kasi malamig na siya. Halo ko na yan dito. At syempre, ibabalot natin yan. Gagamit ako ng 1x3/4x10 na ice candy bag. So, dapat meron kang stick. Yun. So, after nyan, ikitan lang natin. Ikutin, at ready na i-freezer. Yan. So, gawin lang natin to sa iba. Yan. So,
Sirop. At ito na yung sample ng ating tag-iisang flavor. Ayan. So ito yung buko pandan, avocado, fruit salad, mango, at yung ating ube cheese. Siyempre, ready na yan ilagay sa freezer. At ito na, after nating i-freezer overnight, ito na po yung ating mga ice candy. So meron tayo dito buko pandan ice candy, meron tayong ube cheese ice candy, avocado ice candy, mango ice candy, at ang ating fruit salad ice candy. Ayan. So, napakasarap. At syempre, ayan nga, hindi ko na matigilan, no? Kayong mga bata nga, kahit na medyo malambot pa, just may kinukuha ng kinukuha ng ating ice candy. Kaya naman, para sa costing ng ating ice candy ay, ang puhunan ko po dito lahat-lahat ay 479 pesos. I-check mo yung description dito sa baba para sa breakdown ng mga ingredients at costing. Siyempre kasi, bawat flavor may iba't ibang costing at iba-iba rin yung mga yield or kung ilan yung nagawa ko sa kanila. Pero ang total na nagawa ko sa lahat ng limang flavors nila ay 86 piraso. Kaya naman, ang bentahan natin dito ay magre-range ng 13 pesos up to 17 pesos. Depende po yan sa sayo, sa pagkakabili mo ng mga ingredients mo. At syempre, kung magkano mo gusto siyang ibenta. At syempre pa, para sa kita or tubo natin dito, magre-range ng 639 pesos up to 983 pesos. Ayan, kaya naman, sulitin na, ang sarap talaga ng ating fruity ice candy. Kaya kung naging helpful sa itong video na to, i-check mo naman yung gulaman ice candy na recipe dito. Siyempre, give me a thumbs up, subscribe, at hit mo na yung notification bell para updated ka sa mga negosyo recipes natin. Sarap.